ngayon mga giliw naming tagapakinig. Narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang P.I. sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Matagal na akong nakabitin dito sa bintana. Hindi po umalis ang punyang na yan. Talaga bang wala dito si Kapitan? Wala po dito. Aling punyang. Tingnan nyo naman, naglilinis ako dito sa loob ng opisina niya. Saan kaya punta ang taong yaw? Hindi ko alam. Umalis ka na, punyang. Nangawit ang kamay ka. Nakabitin dito sa bintana. Magkakabitin ako. Mahulog na ako. Mahulog ako. Aray ka! Saklula! Rudolph! Tulungan mo ka! Kap! Kap! Anong nangyari sa'yo? Kwan, nahulog ako mula sa bintana. Aray ka! Aray! Ha? Nasaktan ka ba, Kap? Sino naman ang hindi masasaktan? Ang tas-tas niya na eh! Aray ka! Karyong! Anong nangyari sa'yo? Ay, Kwan Punyang! Inatake na naman ako sa pusa! Ay, isugod natin sa ospital ng asawa ko, Rudolph. Bilisan mo! Huwag na, Punyang. Kaya ko na ito. Ay, saan ka magaling? Bakit kararating mo lang yata? Kararating ko lang. Sumama kasi ako na naglibo sa distrito ni Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Hindi ba, Rudolph? Opo. Nagpamasahe po siya kay Veronica. Kasama ko po siyang nag-ikot. Huwag ka na kasing sumama. Hayaan mo na lang sila. Baka atakihin ka ulit sa pusaw. Oo po niyang. Hindi na ako sasama sa kanila. Magpapahinga na lang ako. Salamat. Hindi ako nakita sa loob ng opisina ko. Kundi malaki na namang iskandalo ang gagawin nito. Salamat. Nakaisip ka agad ng paraan si Kapitan. Kundi, nakita na naman kami ni Aling Punyang na magkasama doon sa loob ng opisina niya. Oo nga eh. Kaya lang, muntik nang madisgrasya si Kapitan. Ang taas kaya ng bintana. Ang taga na niyang nakabitin doon. Nangawit na kaya nakabitaw. Buti na lang, hindi siya nabalian ng buto. Oo nga eh. Ito namang si Aling Punyang. Napaka-KJ. Bakit kasi inis na inis sa akin? Dapat pabayaan na lang niya si Kapitan. Wala namang magagawa yan si Kapitan eh. Kahit magmutil kami, hindi na niya kaya. Kaya hindi na dapat magselo si Aling Punyang sa akin. Sana. Kaya lang, talagang silosa eh. Kaya umiwas ka na lang para wala ng gulo. Paano naman ako makakaiwas kay Kapitan? Ako ang sekretarya niya. Mag-ingat ka na lang. Baka kung ano ang binabalak ni Aling Punyang sa iyo. Basta, wala akong ginagawang masama. Wala, period. Naku, nagsalita ang maldita. Basta umiwas ka na lang. At saka, baka si Kapitan ang mapapahamak. Tingnan mo ang nangyari. Kamuntik na siyang madisgrasya kanina. Salamat sa payo mo, Pining. Sige, mag-iingat na lang ako. Veronica! Pakitimpla mo nga ako ng kape. Ayan. Tinatawag ako ni Kapitan. Ano gagawin ko? Alangan naman na hindi ko susundin ang utos niya. Ako na lang ang magtitimpla ng kape niya. Dito ka lang. Huwag ka nang pumasok sa opisina niya. Siyang, ilan yung mga nailista ninyong makakapirma sa PI at makakatanggap ng ayuda? Mahigit 200 tagawad. Ayos na yan.
kung tigli 5,000 ang ibibigay. Bigyan natin. Ha? Ang nakapangalan dyan ng tigi 1,000. Eh, sa atin na yung 4,000. Kwintahin natin. Ha? 200 times 4, 1,000. Oh, di may 800,000 tayo. E tapos, bibigyan ko kayo ni Bunjeng ng ting 10,000. Oh, ayos ba yun? Ha? 10,000 lang sa amin ni Bunjeng? Oo, bakit? Ayaw niyo? Ay, hindi naman sa ayaw namin kagawad. Eh, pero bakit ang liit eh? Aba, nagre-reklamo ka ba, Aling Insyang? Ay, ha? Hindi. Hindi sa nagre-reklamo ako. Nagtatanong lang ako kung pwede. Tama na! Ang dami paksat-sat. Kung ayaw ninyong tanggapin ang tigis 1,000, di huwag. Hindi ko na kayo bibigyan. Sige na nga, kagawad. Hindi na kami magre-reklamo. Ganyan ang gusto ko, Aling Insyang. Kung ano yung sinabi ko, ha, sundin ninyo. Pining, ilan lahat dito sa atin ang makakapirma sa PI at makakatanggap din ng ayuda? 9 sa distrito ni Kagawad Gusting, 11 sa distrito ni Kagawad Panol. Lahat-lahat, may nailista na kaming 43. Oh, marami din pala. Oo, talagang mga walang hanap buhay ang mga yan. Hindi raw sila nakakakain ng tama. At sa distrito naman ni Kagawad Asyong, ilan ang nailista ninyo? Doon, 13. Kaya isasubmit na namin ni Kapitan mamayang hapon. Ano kaya? Kung ako na lang ang kasama ni Kapitan para makaiwas ka sa intriga. Ha? Kung papayag si Kapitan, o kung papayag siya, o di ikaw na lang kasama niya. Malagay ko papayag yun. Sige, ikaw na nga ang bahala. Ikaw na lang ang sumama sa kanya. Ha? Veronica! Sandali lang! Veronica! Anong nangyari sa babaen yun? Parang nagalit yata sa sinabi ko. Iniisip ko lang yung para sa kabutihan niya. Nagtampo yata sa akin. Lola Insyang, bakit ganyan ang itsura nyo? Pangit na nga, lalo kang pumangit. Huwag mo nga akong asarin, Bonjeng. Inis na ako. Ha? Inis ka, Lola? Kanino ka naman naiinis, Lola, sa akin? Hindi. Ay, kung hindi sa akin kainis, kanino? Kay Kagawad Asyong. Gago talaga ang Kagawad gayon. Ha? Hindi na sana natin siya sinamahang nag-ikot sa distrito niya. Ay, napakaswitig niya. Bakit? Anong nangyari, Lola? Di ba, mahigit 200 yung nailista nating pipirma sa PI at makakatanggap ng ayuda. Ha? Oo, bakit? Dinagdagan pa niya, Lola? Anong dinagdagan? Hindi. Kinuwenta na niya kung ilan ang makukuha niyang pera. Kung makakatanggap ang bawat isa sa kanila ng tigli 5,000, tapos kukunin niya ang tig 4,000, magiging 800,000. Ha? Malaki pala, Lola. Ayos. Anong ayos na sinasabi mo? Oh. Alam mo ba kung magkano ang ibibigay niya sa atin? Ha? Mali ba, Lola? Tigli 50,000 lang tayo? Anong tigli 50,000?
ang sabihin mo, tig sa 10,000 lang daw tayo. Bakit ang liit? Magre-reklamo ako, Lola. Magre-reklamo ako sa kanya. Ay, nako. Huwag na. Baka hindi na tayo bigyan. Hayaan mo na lang. Mabuti na yung maliit, basta may matatanggap tayo kaysa wala. Kung mainis ako, papatayin ko na siya, Lola. Ha? Bunjeng! Ring, Pasing, Benito, alin kayong tatlo? Bakit, Rudolf? Anong kailangan mo sa amin? Ay? Anong kailangan mo sa amin, Rudolf? Tatatlo lang kayong CBO dito. Kailangan maturuan ko kayo kung paano mag-respond eh. Kung sakaling may nag-aaway, nanggugulo. Ha? Ay, alam na namin tatlong gagawin namin. Matagal na kaming CBO dito. Oo. Tamang sinabi ni Embring. Baka ikaw, ha? Ang turuan namin. Gusto mo? Tuturuan ka namin. Ganun ba? Okay. Turuan nyo nga ako kung paano gagawin kung may nagawala. Ay! Di pa titigilin namin. Ang dali lang gawin yan. Ha? Oo, Rudol. Hindi mo na dapat ituro yan sa amin. Alam na namin ang gagawin namin dyan. Lumibig! Mag-insig ka dyan! Magpatay ang saya! Patay! Magpatay! Ano yun? May nagwawala, Amring. Tamang-tama. Ayan, may nagwawala. Sino ba yan? Si Kwan. Si Dragong Siga yan. Delikado. Naku, hindi takot mamatay ang siga na yan. Patapo na yan! Naku. Ganun ba? Oo. Pakalmayin ninyo yan. Papanurin ko kayo para alam ko rin ang gagawin ko. Turuan nyo nga ako. Ay, Kwan! Delikado. Ay, Benito, Pasing. Ano pang ginagawa nyo? Magtago na tayo! Tayo na! Abrang! Abrang! Pasing! Hintayin nyo ako! Huwag nyo akong iwan dito! Abrang! Pasing! Hintayin nyo ako! Hintay! Kaya bangal lang ang alam ng mga tatlong ito ah. Ako nang sasaway sa nagbawa lang yan. Hoy! Rego! Tumigil ka! Nagwala si Dracong Siga kanina? Sabi ni Rodolph, hindi raw siya inilista ni Kagawad Asyong sa mga pipirma sa PI. Pero may pangalan siya sa listahan natin, di ba? Oo! Akala daw niya kasi wala siyang pangalan. Dahil ipinakita raw ni Aling Insiang yung listahan sa kanya. Wala siyang pangalan, kaya hayun! Nako, buti na lang. Napakalma ni Rodolph. Yan ang eksperte ni Rodolph. Ang pakalmahin ang mga nagwawala. Ayaw niyang may masaktan siya kasi. Pero kung talagang matigas ang ulo ng nagwawala, makakatikim siya. Ganun ba? Yun sana ang pag-aralan ng mga CVO natin yun. Kaya niya silang turuan kung gusto nila. Ako nga eh. Tinuruan din niya ako. Pwede bang magpaturo din ako sa kanya? Ay nako, pwedeng pwede. Hindi naman ako madamot sa asawa ko eh. Sige, magpapaturo ako sa kanya. Sige, sabihin mo lang kung kailan mo gusto. Sasamahan ko siyang magturo sa'yo. Tita, nasaan ka ba? Nasaan kaya ang matandang yon?
Parang iniwan yata ang tindahan. Walang nagbabantay. Hoy, tita! Nasaan ka ba, Tita Bibong? Shhh! Oh! Baka maingay. Ha? Tita, anong ginagawa mo dyan sa silong ng lamesa? At parang may pinagtataguan ka. Si Draco, nandyan sa labas. Baka makapasok at gasayin ako. Hinabol niya ako kasi kanina. Ay, ako, tita. Lumabas ka na dyan. Wala na si Draco. O, kanina pa. Kinausap na siya ni Rudolph. Wala nang problema. Nagalit lang daw siya dahil akala niya iwala siya sa listahan ng mga pipirma sa PI. Ganun ba? Sandali, lalabas na ako dito sa silong ng lamesa. Ay, naku, Darwina. Nakakatakot ang taong yon. Kaya ang mabuti siguro, magbakasyon muna ako sa Tacloban. Naku, tita. Alibay mo lang yan para makipagkita ka kay Mang Upong dahil miss na miss mo lang siya. Hindi ba? Aminin. Karina! Pinig, anong sabi ng kaibigan mong nasa Amerika? Ano na nga ba ang pangalan niya? Si Susan yun. Nang musta lang, na-miss na raw niya ako. Biniro ko nga siya na mag-donate siya para sa ayuda ng mga taga rito. Sabi niya, okay raw. At tinanong niya ako kung magkano raw. Sabi ko, bahala na siya. Alam mo, Aling Bibang, kung anong sabi niya? Anong sabi niya? Magpapadala raw siya ng 300,000. Ha? At bahala na raw tayo kung sino ang mga bibigyan natin. Ha? Ay, ganun ba? Sabihin natin kay Kapitan para alam din niya. Oo, sigurado. Matutuwa si Kapitan kapag nalaman niya ito. Sige. Sabihin natin kaagad sa kanya mamaya pagdating niya. Ano yung sasabihin niyo kay Kapitan pagdating niya? Ha? Aling Punyang? Yung kaibigan ko, magdo-donate daw ng 300,000 pesos para sa ayuda. Aha! Napakalaki naman ang ibibigay niya. Oo nga eh. Kaya tuwang-tuwa po kami ni Aling Bibang. At siguradong matutuwa rin si Kapitan kapag nalaman niya ito. Ay, nakaw! Huwag ninyong pahawakan ng pera si Kapitan! Pagkabawasan niya ng pang-date nila ni Veronica! Pinig, ano yung ginagawa mo? Inilalagay ko sa sobre itong pera na ibibigay sa mga pumirma sa PI. Ha? Isinosobre mo na? Oo, Veronica. Tigda 2,000 ang laman ng sobre. Ha? Bakit ang laki ng bawas? Di ba dapat tigpa 5,000? Yung manggagaling sa gobyerno. Pero hindi galing sa gobyerno ito. Ha? Saan galing yan? Yung idinonate ng kaibigan ko na si Susan. Ganun ba? Wala bang para sa atin dyan? Wala eh. Dapat pala. Meron din tayo, no? Sige, tatawagan ko ang kaibigan ko para makakuha rin tayo kahit 1,000 lang. Okay na yun. Aha! Ha! Narinig ko yun. Kukuha rin kayo ng ayuda. Ha! Babawasan ninyo ang para sa mga kabarangay natin. Ang sama talaga ng ugali ninyo. Isusumbong ko kayo kay Senador Jubino. Ha! Para matanggal na kayo sa posisyon ninyo. Kagawad Asyo! Totoo kaya?
kayang magsusumbong si Kagawad Asyong kay Senador Idol Jovino. Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang P.I. sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!